There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Can touch my heart like you do. No, no. I could search for all eternity long and find there is none like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else, oh Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. Salamat po sa inyo, aming ama. There is none like you. There is none like you. Perfect in beauty. Hallelujah. Ama, salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw na pinagkaloob niya sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon na pagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Salamat po sa banal na Espiritu na gumagabay sa amin sa araw-araw, sa araw-araw. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila, Lord, sa inyo po ang lahat. Kayo po ang nagsusustain sa amin, kaya kami nakakapagpatuloy ng devotion na ito. Kayo po ang nagtataguyod sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. Meron po tayong kapatid na namatayan. Makikita niyo siya, nanonood rin siya ng devotion. Si Brother Carlo Valencia, yung kanyang kuya ay namatay kahapon. O kani-kanina lang yata. Nag-message siya sa akin. Panalangin po natin siya pagka nakita nyo yung pangalan niya na naglumabas dyan minsan sa devotion, Carlo Valencia.
I-encourage po natin siya sa Panginoon, palakasin natin siya at ang kanyang buong pamilya. Salamat sa Panginoon. Magpapatuloy na po tayo ng pag-aaral natin sa Aklat ng Galacia. Nasa chapter 5 po tayo, mag-uumpisa ako magbasa sa verse 4. Although, tapos na tayo ron, sa verse 5 na tayo ngayon, pero umpisahan ko lang po munang basahin. Galacia chapter 5, verse 4 hanggang 6. Galatians chapter 5, verse 4 hanggang 6. Tiunti tayong umuusad po sa dalawang kapitulo na nalalabi para sa ating pag-aaral. Galatians chapter 5, verse 4 hanggang 6. Okay, ito po ang sinasabi. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. No? Pinag-aralan na natin yan, di ko na i-discuss yan. Balikan nyo na lang yung mga naunang devotion kung hindi nyo pa po napapanood yung mga nauna. Verse 5, ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid ng Diyos. No, you can never separate the Holy Spirit pagka ang discussion po ay yung mga ganito. Yung pag-aaring ganap ng Panginoon. Kasi yung banal na Espiritu nga ang pinakatatak, pinakapatunay na tayo ay sa Panginoon at inaring ganap nga tayo ng Panginoon. Papanong ano ang patunay na naniniwala na ang Panginoon sa atin? No, na tinitingnan niya na tayo na may katuwiran, na may kagandahan loob, yung Espiritu niya ay binigay niya sa atin. Yun ang patunay. Hindi patunay ang ibang mga bagay. No? Ang pangunahing patunay na tayo ay sa Diyos na at inaring ganap niya tayo, ibinigay niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu. Tuloy po tayo, verse 6. Sapagkat sa mga nakay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Bago yun ah. Parang hindi yata natin na bigla na lang lumusot. Pagmamahalan. Ito sa mga nakaraan, pamumuhay na kagaya ng Diyos, maging kagaya ng Diyos, biglang dito, kaya sabi ko sa inyo kahapon, biglang mag-shift yung ating pag-uusap. How do you apply salvation? How do you break it down to the basic love, pag-ibig? Ang totoong pananampalataya raw ay nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Now, bago tayo pumunta sa John, bago natin balikan yung John, basahin muna natin yung verse 13. No po, lalaktawan natin yung 7 to 12. Bukas natin i-discuss yan, loobin ng Panginoon. Laktaw muna tayo sa verse 13. Mga kapatid, no, pakilista po ninyo dyan, verse 13. Mga kapatid, kasi alam nyo, hindi po pwedeng ligtas yung isang tao na hindi marunong magmahal eh. Dahil ang banal na Espiritu nga ay nasa sa iyo, at ang unang-unang bunga ng Espiritu, well, sa mga susunod pa yan, di ko alam kung aabutin this week or next week na yan. Ang pangunahing bunga ng Espiritu ay pag-ibig. We move on. Tapos na, natatapos na tayo sa pagdi-discuss tungkol doon sa kaligtasan at biyaya. Alam na natin na ligtas tayo, biniyayaan tayo ng Panginoon. Now we move on. Pagmamahal. Verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 15. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Bakit binanggit ni Apostol Pablo ito? Sa verse 6, binanggit niya ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahal. Tapos pagdating dito,
Ah, Carolina, sandali, patalastas po, no? Carol, pagkatapos nitong devotion, mag-message yan tayong dalawa, ha? Nasa Taichung ka na pala. May Bible study tayo dyan, mamaya, pagkatapos ng devotion, ha? Mag-message ka agad sa akin sa personal messenger ko. Sapagkat ang biglang laktaw rito, no? Na, mga kapatid, tinawag na kayong maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalang kayo't magtulungan. Obviously, yung church sa Galacia, yung mga mananampalataya sa Galacia, obviously, ay nagkakaroon na ng labanan, friction. Dati, nagkakaisa sila sa tamang paniniwala, yung itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Kaya lang, nung dumating yung mga Hudyo na nagtuturo sa kanila ng iba na dapat ay magpatuli muna sila para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, nahati yung church. Hindi naman lahat naniwala. Merong mga iba na nananatili, merong iba na gumaya na ron sa panibago at kinalimutan na nga yung pananampalataya at biyaya ng Diyos at nagsisikap na nga magpapatuli na. Siguro, natuli na nga yung iba. Kaya nga nakarating kay Pablo yung balita. May mga tao na nagpunta sa kanya o nagparating sa kanya ng balita at nagkakaroon na ng awayan sa church. Mga kapatid, pagka sa isang simbahan, pag pinasok talaga ng maling katuruan, ang dulot talaga niyan, kaguluhan. Pero pagka ang banal na espiritu ang kumilos, ang nangyayari po, pagmamahalan, pag-uunawaan. But false doctrine brings forth division. Pagka may maling doktrina na pumapasok sa simbahan, nako, paghihiwalay talaga yan. So, ganun ang sitwasyon dito. Kaya pinapaalala sa kanila ni Apostol Pablo, yung sa verse 6, ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Dinadivert niya yung kanilang, inililid niya yung kanilang kaisipan sa pag-a-apply ng kaligtasan na natanggap nila sa Panginoon. Sa pag-a-apply ng pananampalataya sa Panginoon. Ano yon? May pagmamahalan. Tanungin ko kayo, may pagmamahalan po ba sa inyong simbahan? Pagka ang lahat ay nakatutok sa Panginoon, pagka ang lahat ay nakafocus sa tamang pananampalataya, naroroon yung banal na espiritu, pagmamahal talaga yan. At hindi mo pwede yung, now, minsan may nabasa ako sa ano, sa Facebook, ang sabi roon, huwag mong ipagmalaki na mahal mo ang Diyos. Ang ipagmalaki mo, minamahal ka ng Diyos. Na wala sa Bible yon, ano po, mga kapatid. Wala sa Biblia yung katagana yon. Inimbento lang ng iba yon. No? Ang totoo, pagdating sa Biblia, yung pagmamahal sa Diyos ay hindi mo mahihiwalay sa buhay ng isang tao na minahal ng Panginoon. Punta tayo sa John chapter 14. Ang totoo ay ganito. Now, dito po sa John chapter 14, ang nagsasalita lang po rito ang Panginoong Jesus, no, sa mga babasahin ko. Hindi ko po opinion ito. Ito po ay mismong salita ng Panginoong Jesus. Ano po? John chapter 14 sa verse 15 po. Tapos lalaktaw-laktaw ako. Pero lahat ng babasahin ko po, ang Panginoong Jesus mismo ang nagbigkas. Sabi po sa verse 15. Kasi ang gusto kong tukuyin natin sa umagang ito, true faith, no, yung totoong pananampalataya ay may resulta na pagmamahalan. Pag totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon, merong ka ring pagmamahal. Marunong ka rin magmahal. Hindi po pwede yung nananampalataya ka sa kaligtasan ng Panginoon, sa biyaya talaga ako, hindi talaga sa gawa. Alam ko at kaya mo ipaliwanag, alam mo na lahat yan, tapos may isang naroroon, hindi mo kayang mahalin. Talagang ano, Lord, sa inyo talaga ako, mahal, Lord, talagang mahal ninyo ako. Ako'y buhay, ako'y ganyan, I'm a spiritual house, a new creation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. No, alam mo lahat yon. Kaya lang to sister, naku, tuwing nakikita ko yan, sama na, hindi ko talaga kayang kinakuha. Ayoko nga tumabi dyan, dito ako sa banda rito. Dito ako kay pastor, mabait to. Ay, ayoko rin si pastor pala, medyo hindi ko rin pala gusto yan. No. No, 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 no.
Aba. Yun ang dapat na sagot ron. John chapter 14 verse 15. Ang totoong may pananampalataya, meron din pong pagmamahal. Now, as we go along sa chapter 5, sa chapter 5 ng Galatians, saka mas makukumpleto po yung picture nito, no po. Pagka nag-umusad tayo ng pag-aaral sa Galatia, saka niyo maintindihan. Now, verse 15. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita niya na kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sasa inyo magpakailanman. Hindi talaga mahiwalay yung ano eh, yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit at saka yung pagmamahal. Verse 21 no po, laktaw po tayo, isulat niyo. Verse 21. John chapter 14 din, verse 21. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama, mamahalin ko rin siya, at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. This is not a one-way, relationship. This is a two-way relationship. Ang Panginoon na nagsasabi niyan, yung nagmamahal sa akin, mamahalin ko rin. Hindi po pwede na ang syempre yung pag-ibig ng Diyos ang nagtaguyod po sa atin. Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid, don't misunderstand me. Hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig kung hindi tayo unang inibig ng Panginoon. Now, nung inibig ka ng Panginoon, may binabanggit din ng Panginoon dito. Meron ka ring pagmamahal na maidudulot sa Kanya. Isa pa, ang Espiritu niya ay nasa sa iyo nga eh. Ano raw, ang nagmamahal sa, ang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko. May utos rin pala ang Panginoong Jesus. Ang tumatanggap at sumusunod, hindi pwedeng tinanggap mo lang, ayaw mo namang sundin. May mga tao, sabi nga ng kuya ko eh, ito, ikaw, magaling ka namang makinig eh. Kaya lang ang hirap mong sumunod. Hindi po pwede tinanggap mo lang, ayaw mong sundin. Oo, nandoon na tayo, pero wag muna. Hindi ganun. Laktaw pa ako, no? Ang maganda pa nga rito, verse 21, mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Verse 23. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. So you see, yung pagsunod natin ngayon ay hindi based on the law na may kautusan na kailangan ko sundin kasi natatakot ako baka hindi ako maligtas at natatakot ako baka hindi ako tanggapin ng Panginoon. No. Obedience to God's law is no longer premised on para tanggapin ka ng Diyos. No. Kaya ka ngayon sumusunod sa Panginoon kasi mahal mo siya. It's a relationship issue. Mahal mo ang Panginoon kaya mo ginagawa yan. Hindi mo, gawin mo yan, sige ka. Paano mo yan? Baka ano ka, sige ka, sa impyerno ka na bukas. Hindi. Gawin mo yan kasi di ba mahal mo ang Panginoon? Amen. Naiintindihan niyo po ba? It's now about love. It's the law of love. Hindi na ito yung batas ng lumang tipan na may takot. Pinalaya na tayo ng Panginoon. It's a relationship na. Sabi rito, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Oh, hallelujah. Through the Spirit, ang Diyos Ama at Diyos Anak mananahan sa atin through the Holy Spirit. Overwhelm ako. Verse 24, ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Chapter 15. Punta tayo sa chapter 15. Mahaba pa oras, 12 minutes pa. Chapter 9. John chapter 15 verse 9. Listan nyo po. John chapter 15 verse 9. Sabi rito, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Mahal ko kayo gaya ng pag-ibig sa akin ng aking Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig.
kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Kung sinusunod nyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Again, mga kapatid, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita rito, ha? Hindi natin pwedeng ikatwiran. Basta alam ko, mahal ako ng Panginoon. Kahit hindi na ako sumunod sa Kanya, mahal pa rin ako ng Panginoon. Now, tapat ang Diyos, no? At mapagmahal siya. At binibigyan niya tayo ng maraming palugit, pero ang Diyos ay mapagmahal, hindi Kanya pipilitin kung ayaw mo. Hindi Kanya pipilitin kung ayaw mo. Walang napunta sa langit na by default. Ayaw ko naman talaga ron eh. Yung paraan ng pamumuhay mo ay hindi nagpapakita na gusto mo sa langit. Kaya lang, wala ka magagawa. Gusto ng Diyos na nandun ka eh, sa ayaw at sa gusto mo. No. Ang taong papunta sa piling ng Panginoon na may relasyon sa Kanya, namumuhay siya na may pagmamahal. Namumuhay ng may pananampalataya. Bakit? Dahil nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. That's the result of Him being a child of God. Verse 10, kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang Kanyang pag-ibig sa akin. Now, tanungin natin, ang Panginoon ba pwede pa bang sumuway? Kasi hinalintulad tayo ng Panginoon sa Kanya. Sabi ng Panginoon dito, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod nyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo katulad ko. Minsan kasi sinasabi natin, ang Panginoon yan, kayang sumunod ng Panginoon eh, ang Panginoon yan eh. Ako hindi naman ako ang Panginoon eh. Ako'y basahan lang, ako'y putik lamang sa inyong mga kamay. Quit associating yourself with your past. Associate with who you are now in the Lord. Ano yun? Binago ka na ng Panginoon. Ikaw ang anak ng Diyos. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated in the heavenly places with Him, with Him. For the kingdom of God is within me. I know no defeat, only victory. For the kingdom of God is within me. I know no defeat, only strength and power. Pag dumarating yung pagsubok, pag dumarating yung tukso, yung kalungkutan, yung pagkainis, no, depression, umawit ka sa Panginoon, I'm a conqueror. Kahit palumuluha ka, no, realize who you are. I-apply mo yung kaligtasan sa Panginoon. Huwag mong sasabihin, ang Panginoon, kaya niya magtagumpay. Kaya nga doon sa nasa krus ang Panginoon eh. Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Makikita mo yung struggle doon eh. Nun laman eh. Kaya nga nung nasa hardin ng Panginoon eh. Ano yung sabi niya sa mga napipighati ako to the point of death. Sa isang pagkakataon pa sa John, alam nyo yan, yung mga nakasubaybay sa series ng John. Sabi ng Panginoon, ang kaluluwa ko ay talagang nababagkabag ng todo-todo. Hihilingin ko ba sa Ama na ilayo niya sa akin ang paghihirap na ito? Hindi, sabi ng Panginoon. May struggle eh. Kag ganun din tayo, may struggle din. Siya, ang Panginoon siya eh. Listen, inilagay sa atin ang Panginoon ang Kanyang Espiritu para makapagtagumpay tayo. Mahirap talaga. No, may panahon na talagang may isusuko ka, maiiyak ka, pero pagka ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, there is joy in the midst of submission. Yung pagka kahit sa mga panahon na ikaw ay nagsusuko, na nag-aalis ang Panginoon sa iyo ng mga bagay na gusto mo, may joy of the Lord pa rin. Nandoon pa rin yung Espiritu ng Diyos. Now, balik tayo ron. Pag sinusunod ko ang utos ng aking makina. Verse 12, John chapter 15 verse 12. Teka, kailangan ko makabalik dun uli sa sa Galacia. Verse 12, ito ang aking utos sa inyo. Ito na, magmahalang kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Aray,
Hindi sinabi, magmahal lang kayo, kagaya ng pagmamahal ng tatay niyo sa inyo, kagaya ng pagmamahal ng boyfriend mo sa iyo. Magmahal lang kayo, kagaya ni pastor, kung paano ka itinuturing ni pastor. Magmahal lang kayo, kung paano ka itinuturing ng mabait na ano mo, auntie mo. Hindi, ang sabi ng Panginoon, magmahal lang kayo kung paano ko kayo minamahal. The standard is the Lord, His love. Oh, bigat naman nun, napakahirap naman nun. No. Bakit? Inilagay sa atin ang Kanyang Espiritu. And the fruit of the Spirit is love. Ano yung sabi niyo sa awit? Diyos ay pag-ibig, pag-asa siyang tunay, di nagbabago. Ang Diyos ay pag-ibig. May pinayuan ako minsan eh. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko na talaga maibig. Wala na talaga ang pag-ibig sa akin. Sabi ko, praise God, mabuti naman. Sabi niya, bakit po, Pastor? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag ang Diyos ay nasa sa iyo, may pag-ibig pa na lalabas dyan dahil bubukal pa yan sa iyo. Tuloy tayo rito. Mga kaibigan ko kayo, kung sinusunod niyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo tinuturing na alipin dahil alam ng alipin, hindi alam ng alipin kung anong ginagawa ng kanya amo sa halip. Tinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin niyo sa ama sa pamamagitan sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo. Hindi ko na i-explain yan. Pumunta kayo sa YouTube ni Joel Masaredo. Click nyo yung playlist ron. Pumunta kayo sa series ng John. Nandun ang paliwanag niyan. Verse 17. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Hindi sinabi ng Panginoon, kahit hindi mo na talaga kayang, o sige na, naiintindihan na kita, hindi mo kayang mahalin yung kapatiran, matigas kasi ulo, batugang kasi, okay lang yan. Mahalaga ako, mahal mo. O sige, kahit hindi mo siya matiis, kahit hindi mo maano, okay na, walang problema. Basta totoo yung pananampalataya mo sa akin. No. Kung totoo ang pananampalataya, may pamumuhay ng pagmamahal. Listen, you cannot fake love. Hindi mo ma-fake ang pagmamahal. Kaya nga, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, no? Parang sirang plaka na ako, sabi ng kaibigan ko. May mga nakikinig sa akin siguro rito, hindi na alam ko ano yung plaka. Dahil kasi ngayon, USB na lang ngayon eh. YouTube na lang, pindot-pindot na lang. Dati meron pa yung ano eh. Tapos iaano mo pa yung pin. Tapos, tunog-tunog. Parang sirang plaka na ako. Ano yung palagi ko na lang sinasabi sa inyo? It is obvious who are saved. Obvious kung sino yung mga taong ligtas. Bakit ngayon? Kasi ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. O sige, kahit hindi mo siya matanggap, mailayo nga muna kita o destino na sa ano yan. Hindi niya kayang tanggapin ito eh. Maghiwalay na yan. Hindi makapagpatawaran. Sige, doon muna. Katayaan na yan. Diyos na nakakaalam. Hindi pwede yun. Hindi. Pagka may pagmamahal yung isang tao, malalaman rin ng mga tao. Hindi po pwedeng Diyos lang ang nakakaalam ng puso dahil ang pagmamahal na ipapakita. Ang pagmamahal na susukat. Naririnig ang pagmamahal. Nararamdaman ang pagmamahal. At ang isang taong may pananampalataya na nagbubunga ng pagmamahal, obvious. Oh, dyan na muna tayo. Naintindihan niyo po ba yung lesson ngayon? Bukas i-discuss natin yung verse 7 hanggang verse 12. Medyo negative muna tayo bukas, ha? Masasakit na salita muna. Kaya nga, tungkol muna sa pag-ibig ngayon. Medyo sweet muna ngayon. Sino sa inyo mga ligtas? Malalaman niyo kung ligtas kayo. May pag-ibig ng Diyos sa inyo. There is love. Amen? Diyan na muna tayo. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay sumagana sa bawat isa. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang na ipapakita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Oh, hallelujah. Napakatigas nung. Basahin ko nga uli.
Verse 6, Galatia chapter 5 verse 6. Ngunit sapagkat sa mga na kay Kristo, sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Ilayo mo nga sa akin yan at hindi ko ma... Ang mahalaga ay ang pananampalatayang na ipapakita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Listen, ang banal na espiritu na inilagay sa atin ay Diyos. Ang banal na espiritu, makapangyarihan, kaya hindi po pwede na nasa loob mo siya. Tapos, hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko pa talaga kaya mapatawad. Hindi, ikaw talaga, hindi mo kaya. Nakainis ka na eh. Joke lang po. Kaya nga mag-focus ka sa Holy Spirit eh. Banggitin mo kung sino ka. Lord, hindi ko kayang patawarin. Pero kilala ko kayo, Panginoon. Alam kong ako'y anak nyo. Ang Espiritu nyo yung nasa sa akin. Lord, Holy Spirit, overflow in me. Let your gift of love overflow in me. Para yung hindi ko kaya ay magagawa ko. I can do all things through Christ. Para sasabihin mo doon sa nakakainis, I love you. Halika na, magtabi na tayo rito. Sabay na tayo magpuri sa Panginoon. Oh, nako. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa inyong mga pagtuturo sa amin. Patuloy po kayong kumikilos sa aming buhay. Tulungan nyo kaming patuloy na sumuko sa inyong mga pagkilos sa amin. At hayaan nyong mangibabaw, makita sa amin ang pananampalatayang na ipapakita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa nagkakaloob para sa aking pagmimisyon. Meron pa ngang nag-message sa akin, gustong magpadala ng mission offering sa akin rito sa Qatar. Kaya lang nung isang linggo, sinabi sa akin dyan sa padalahan na bawal na raw na tumanggap ng offer ng padala yung mga visit visa lang rito sa Qatar. Hindi rin pwedeng magpadala. Hindi pwedeng tumanggap, hindi pwedeng magpadala. Kaya yung kaloob ng kapatid ay mapupunta na lamang po sa budget na iniipon para po doon sa pagmimisyon ko sa UAE, United Arab Emirates, para doon sa gawain natin sa Dubai, sa Sharjah at doon sa iba't iba pang mga gawain doon. Mag-i-stay lang ako ng 1 week sa Taiwan para i-dedicate yung bago nating gawain doon. Pagkatapos, i-dedicate sa Panginoon. Pagkatapos ay balik po ako ng Middle East ulit. Sa Diyos, ang lahat ng kapurihan, hi nang, I love you, mga anak ko, si Limwell, dyan sa Taiwan, Shalev at Evangel, at yung anak ko sa, na nasa UAE ngayon, si Wewe. Pagpalain kayo ng Panginoon, at lahat po ng mga kapatiran sa Taiwan, lahat ng kapatiran dito sa Qatar, at sa UAE at sa iba't iba pang mga bansa na kasama ko ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpray po natin yung pamilya ni Brother Carlo Valencia, no? Namatayan po sila. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po, 5:30 po ulit.